Hey guys, welcome back to our channel, and this is the Isuzu D-Max 3.0 4x2 LSA Automatic Limited Edition. So as I mentioned, this is limited. It means there are only 200 units being sold by Isuzu Philippines. So let's go straight to the point. Pag-usapan natin kung what makes it limited, what are the special features na meron siya in comparison to the other D-Max variants. Before we proceed, we would like to thank JV Lico and Isuzu Pasig for arranging this review. So first of all, meron tayo ditong blacked out grille with red Isuzu logo, and then meron ding red bumper guard. Next is this black satin alloy wheels, size 17 with 265/70/17 Geolander Yokohama tires. So kung napapansin nyo guys, pagdating sa mga SUV, sa mga sedan, parang mas guwapo kapag mas malaki yung mags, di ba? Palaki yan, 18, even 20, sometimes 22. Pero pagdating sa off-road, pagdating sa mga kargahan, pag ganitong mga trucks, at gusto mong mas rugged yung design, mas gusto natin na mas maliit yung mags. Kasi ang reason niyan is, you can install a thicker or a taller sidewall na tires. Pag taller ang sidewall ng tires mo, you are more capable driving sa mga maputek, sa mga rough road, kasi you have more tires that can get you more traction, even yung sa side. And then meron din tayo ditong bago, new design side step board. So medyo malapad siya ng konti, which is good, kasi mas madali ang pag-akyat mo, pagtapak. And it feels solid. And then they also added this body graphics. Ito. At merong red and white na limited. Which adds to the aggressive look of the D-Max. Meron din siya dito sa front. All the way here sa left side. And then also here. Ayan. Tama lang. So yung color niya na gray against the black color of the car, sakto lang. Hindi siya very aggressive yung color, hindi siya yung baduy ba na masyadong loud yung color. So I think sakto lang yung design. And they also added this design here sa tailgate, color red. So it matches the red bumper guard dun sa front. And then, meron din ditong additional graphic, and then there's the limited. And a monotube nitrogen shock absorber. Aside from the monotube nitrogen shock absorber, the ground clearance of this limited edition is 20 millimeters taller than the regular D-Max. And another exclusive to the limited edition are these roof rails. So if you need additional space and gusto mo mag-install ng roof rack, madali na lang kasi may naka-ready ka ng roof rails dito. Okay, pagdating naman sa interior, supposed to be there is a limited edition na carpet dito. But for this particular model or for this particular unit, pang demo lang nila dito sa Isuzu Pasig, hindi nakakabit. But they have it. Okay, so basically those are the main features of the limited edition. Now let's silipin naman natin the rest of the features of the D-Max. Okay, let's talk about the dimensions. So the length is 5,277 millimeters, and the width is 1,880 millimeters, and the height is 1,848 millimeters, and the ground clearance is 260. As I mentioned kanina, this is taller by 20 millimeters compared to the other regular D-Max variant. Pagdating naman sa headlamps, we have a multi-reflector headlamp here and halogen bulb. Park light is also halogen. So yeah, hindi siya HID, hindi siya LED. Andito yung turn signal niya, halogen bulb lang din, and then fog lamps, halogen. Okay, buksan natin yung mga ilaw para makita nyo. So
There's your park light, your headlight, bright, and then turn signal, and then fog lamp. Maganda rin yung kinabit nilang yung fender flares. Sakto lang, hindi siya yung sobrang extended, hindi siya OA. So, ayan sa front, and then andun din sa likod. Okay, so nakita nyo na yung bed liner. Malaki naman siya. I mean, yung bed, yung mismong space ng kargaan sa likod. And then, meron na siyang built-in bed liner. And then, subukan natin buksan yung tailgate. Wala siyang assist. So, medyo mabigat. Kailangan mo ng two hands dito. Alright? So, mabigat to. Isang kamay di ka. Medyo mabigat. So, kailangan to. Okay? Meron siya dito tinatawag na cargo extender na akala ko parang pang forma lang, di ba? Kasi actually pag tinignan mo yung overall look niya, nakakalagdag sa forma ng truck dito sa bandang likod. Pero hindi pala siya pang forma lang, may purpose siya. So pang extend. So kung para kang may additional na what? About 2 to 3 inches. By the way, dito sa likod, kung napapansin nyo, ito yung door handle niya. And then may susian. And then merong nakaumbok dito. This is the reverse camera. This is only the LSA variant. Wala po itong 360 camera. Okay? So may isa lang camera sa likod pang reverse. Silipin naman natin yung engine bay. This is the Isuzu 4JJ3 TCX engine. 4-cylinder inline blue power diesel engine with turbo intercooler, semi-midship weight distribution that is capable of producing 190 PS, which is approximately 187 HP, and 450 Newton meters of torque. The displacement is 2,999, which is approximately 3.0 or 3 liters. Let's take a closer look. So this is your air inlet. It goes to the air filter box, papunta sa turbo, andun yung turbo niya, VGT. And what else? This is your coolant reservoir, your radiator, and this is your power steering fluid, which tells me this still has the hydraulic power steering. Alright? And then for your washer fluid, your brake fluid, at nandito rin sa taas banda yung aircon compressor. Yan. Kaya lang, yung alternator niya nandun sa medyo sa baba, sa ilalim nitong air intake hose, tsaka ng turbo. So, nasa mababang location. So, medyo ingat-ingat lang to sa pagdating sa baha. Hindi mo to pwedeng ilusong sa malalalim. Okay, so ito yung susi niya. Dalawa lang yung buttons. Merong unlock and lock. So when you press unlock, magre-reply siya. Yung response niya is dalawang blink ng turn signal and the doors will be open. Pag nilock mo naman, when you press lock, may isang blink ng turn signal and then lock na yung door. Now, kapag meron kang hindi na, for example, hindi mo na isarado ng mabuti. Okay, so ayan, hindi mo na sarado ng mabuti. And umalis ka and you try to lock it, ang mangyayari, ayan, pag pinindot mo yung lock, walang response. Okay, so pag hindi nag-reply yan, pag walang response yung turn signal, ibig sabihin, mayroong isang door na hindi completely closed. Ayan. So ngayon, pag sarado ko to, okay, and then, lock natin, ayun. Nakalock na siya. Okay, interior naman tayo. So, from the driver's side, ito, fabricing material and plastic.
pagdating naman dito, nothing fancy, just plain simple plastic. Tapos meron lang siyang auto open. Okay? Wala siyang auto close. Right? So kailangan mo hawakan hanggang mag-close siya. And for the rest of the three other windows, simple push and pull to open and close. And this is to fold and open the side mirror. And ito yung pang-adjust mo ng side mirror. Okay, pasok tayo sa loob. Okay, the headliner is light gray or white. And then, maganda yung design ng upuan. Honestly, nagustuhan ko maganda yung side bolsters niya. Tapos dito parang, ano ba tawag mo dito? Shoulder bolsters. basta maganda yung design nito. Ayan. And then, yun nga lang, fabric. Well, some people prefer fabric kasi ayaw nila ng leather, mainit daw. Ayan, magandang design. And then meron siyang white stitching. Alright? Manual adjust lang siya lahat. So, recline, forward, and then this one, asan na yun? Ayun. Pampataas, and then pampababa. Now, to adjust forward and backward, meron siya dito sa ilalim. And then yung pang-adjust. The steering wheel is adjustable. Up, down, tilt, and then telescopic. Okay? Napapansin nyo, parang basic and simple lang naman yung interior niya. Yung limited edition is actually galing siya sa LSA na variant. Yung top of the line nila is the LSE. Yun yung mas magandang interior. So, kaya mapapansin nyo, parang similar lang yung interior niya. Plain and simple, very basic. Yun yung ginawa nilang limited edition. Nilagyan nila ng mga additional features. The ignition is manual key insert. Hindi siya push button. And then we have here the 4.2 multi-information display. And as you can see, dun sa kaliwa, analog yung para sa RPM niya. And then on the right, analog din yung speedometer. And then we also have here a 10.1 full touchscreen display with Apple CarPlay and Android Auto. Maganda rin naman yung speaker, maganda yung sound. Isa lang napansin ko, maganda yung medyo malalaki yung mga display niya dito, yung mga icons, para kapag nagda-drive ka, hindi mahirap mag-adjust. So for example, gusto mo right away i-mute, ayan lang ang laki. Tapos gusto mo mag-home, magbaba ng volume or increase the volume, madali lang. Kasi minsan yun ang difficulty ko dun sa Everest ko, na medyo maliit yung screen, maliliit din yung mga font or yung mga icons. Medyo mahirap pumindot, lalo na pag nagda-drive. So this one, medyo na-appreciate ko yung ganitong medyo malalaki. Or siguro, I'm getting old. Hindi na masyado malino yung mata. And then, so meron tayo ditong dials for the AC, for the blower. And then, ito yung para sa direction ng air for the aircon vent. And control for this is the thermostat, the AC thermostat. And for the AC compressor, if you want to turn it on or off. And then, control for the air recirculation. So, kung gusto mong walang pumasok na hangin from outside, dito mo siya ilalagay. Kung gusto mong may pumasok, ayan, ilalagay mo dyan sa kaliwa. And then, meron ka ditong 12-volt power supply with a maximum of 120 watts. And then, meron ka rin ditong USB. And then, pagdating naman dito, meron kang lagayan ng mga gamit. Pwedeng lagayan ng cellphone, pero wala siyang charger. Wala siyang wireless charger. And then, meron kang hill descent control. Medyo malabo sa camera. Let's try to show it clearer. Medyo malabo. Ayan. And then, meron ding option to turn off the sensor sa likod pag nag-back up. May mga taong ayaw nun kasi maingay.
Okay? Ako gusto ko naka-on. And then, maganda naman yung hawakan ng shift lever niya, yung cambio. So, when you put it on reverse, ayan, kita mo sa likod. And then, manual yung handbrake, which I don't mind. Minsan, parang mas gusto ko pa rin naka-manual. And then, maganda yung, ano niyan, yung center console niya dito, ha. Maganda yung solid yung feel. Okay? Meron ka namang enough na space. And, you know, pag inalog-alog mo, solid. Hindi siya, matibay siya. Hindi siya sobrang malog. And then up here, meron kang lalagyan ng sunglasses. Meron kang lamp for yourself and then for your passenger. Okay, pagdating dito sa visors ng passenger mo, meron siyang vanity mirror pero mukhang wala siyang ilaw. Ayan. Wala ngang ilaw. Okay. Naman sa side mo, wala kang vanity mirror. Mag-drive ka lang daw. Meron ka rin ditong lamp for everyone. Kasama yung sa likod na passengers mo. And then, of course, the glove compartment. Dito sa baba, merong yan, push button. Oops. Hindi siya slow open. Medyo magugulat ka. And then, meron din siyang dito sa taas. Push button din. Yun. Soft open siya. And then, here's your hazard button. And then, oh, meron ka pang additional compartment dito. Lalagyan. Okay? Pwede mo ilagay dyan yung mga RFID cards mo. In terms naman sa visibility, maganda naman yung tingin ko sa labas from my driving position. Okay, pagdating naman sa space dito sa bandang likod, okay, ito yung driving position ko, maluwag. Luwag-luwag pa. But again, I'm only 5'6". So kung medyo malaking tao ka, I think even up to mga 5'10", kasyang-kasya pa dito. Uurong siguro ng konti and mas mahaba yung tuhod and comfortable. And yung upuan, mas malambot siya. Kung napanood nyo yung review ko doon sa Strada na athlete, I can say mas malambot ito kumpara doon. Ayan. Komportable. And marami pang headroom. And then here, meron kang aircon vent na dalawa, maliit. And then meron ka ding USB na saksakan. And then may maliit na parang pocket dito na pwede mong lagyan ng kung anong gamit. Small things, coins or ID or whatever. Yung space naman dito sa gitna, mukhang comfortable yung tatlo. About my size, tatlong katulad ko, saktong-sakto dito. So, flat siya, wala siyang bump. Wala siyang bump, hindi awkward na may umupo dito sa gitna. Ayan. Ayan. Okay? And then, kung dalawa lang kayo, meron ka ditong armrest. At merong dalawang cup holders. So, komportable. So, kung tatlo kayo, again, komportable may meron dito sa gitna and then meron din siyang sariling headrest. Now, dito naman sa ilalim, meron siyang parang konting sikreto. Ayan. Nabubuksan at meron siyang maliit na compartment. Paglagay ka dito ng mga tools. Same din dyan sa kabila. Meron din siya dito. Yun. May compartment. Yung likod naman, nabubuksan din to pero wala. Wala kang magagalaw sa likod. Isuzu is a legendary brand when it comes to diesel. Kapag sinabing Isuzu, reliable. Kahit nung bata pa ako, narinig ko palagi, Isuzu is the favorite utility truck of the business owners kasi matibay, long-lasting, sulit ang investment nila. So again, this D-Max guys is limited edition and it is limited to 200 units only nationwide. So, if you are interested, habol na. You can get in touch with JV Lico here at Isuzu Pasig. His number is on your screen. If you like this video, please do not forget to subscribe. Thanks for watching. Drive safe. Bye.